natin Senador Manny Pacquiao at Jinky. Oo, di ba? Alam mo na, gusto kong hanapin talaga kung saan nagmula yung kwento. Yung ugat, ano? Kasi yung mga ganyang kwento kasi, talagang aalamin mo kahit na pag narinig mo isang beses lang. Ha? Oo. At saka, lagi tayong naniniwala na kapag may usok, payakoy. Ang unang katanungan, ano kaya ang dahilan kung bakit sumulpot itong balitang ito pagkatapos ng eleksyon? Sinasabi ng mga nakakausap natin kasi daw naubos ang pera ng pambansang kamao na gastos daw nung kanyang pagtakbo bilang pangulo. So totoo nang mauubos ang pera niya kung tatakbo siya, tumakbo. Di ba, dami na nagsabi. Nako, mauubos na ang pera mo, Manny. Matatalo ka pa. Dapat mag-isip ka. May mga ganun. Di ba? Tapos pumutok nga ito after election time. Di ba? Bilyon ang nagastos pala. Siyempre naman, buwi-open mo yung buong Pilipinas. Mm-hmm. Tapos mamimigay ka lang. Mamimigay siya talaga. Tapos pumunta ka pa ng abroad. Siyempre sa mga Pilipino na kababayan natin, buwi-open mo yun. Ayokong isipin na naubos, pero parang yung mga nangyayari, pag dudugtog-dugtog mo, di ba? Kaya siya nagkaroon ng exhibit, boxing exhibit. Mm-hmm. Ano to, painting? Exhibit? Sigurado ka? Opo, yung nabasa ko parang exhibition. Exhibition? Kahit sinasabing exhibition lang ito, may ganansya pa rin syempre yung boxer. Kasi, di ba may kwentong noon na, di ba, aminin naman ang katuwaran, di ba, si Senator Manny Pacquiao, dating Katoliko, di ba? Mm-hmm. Tapos lumipat siya ng reliyon. Na Christian. Kasi sabi daw, kailangan lumipat ka ng reliyon kasi sa Katoliko, wala ka na ginawa kung magsabong ka. Mm-hmm. Di ba? Tapos, mabiliyar, mabiliyar ka. Mabae ka, magsugal ka, di ba? Nagka-casino. Kaya ang ginawa niya, lumipad ng reliyon para ibig sabihin, ma-minimize yung mga bisyo niya. At totoo naman na tinalikuran niya. Yes, sa totoo lang naman, yun naman ang maipupuri mo talaga kay dating senador. Tinalikuran niya yung mga bisyo na ipinipinta sa kanya. Yun ang totoo doon. Ito pa ang mga kwento. Tanong na naman po ito, mga kachika. Naubos daw po ang pera ng pambansang kamuog dahil sa sobra raw pong paggastos ni Jinky Pacquiao. Anong komento mo doon? Naku, siyempre din. Kasi pagkilikwenta nila yung damit ni Jinky Pacquiao, di ba? Oo, yes. Kinukumpute yan. Kinukumpute yan. Pero yung umaabot ang 3 million. Isahan lang yan ang OOTD. Oo. Tapos ka mapapansin mo talaga naman na wala mong pay. Di ba yung lagi natin napapansin na araw-araw, iba-iba. So ilang pa lang kausahan. Siyempre, ang bagya lang na dibdib niya. Di ba? Hermes bag yun. Kaya magkano ang presyo yun. Tapos sasabihin yung kanyang At saka, ito totoo to, ang pera na uubos kahit tapi-tapiton pa ang pera mo, sako-sako pa kapag puro palabas at walang ipinapalit, dadating ka sa ilalim, sa idna. Ito yun, hindi na ipagmamalaki ang pera, na uubos yan. Maliban na lang kung ikaw ay yung pinakamayaman sa buong mundo na kahit ano pa ang gawin mong bisyo, kahit ano pa bilhin mo, hindi ka kakausin, hindi mauubos. Buti lang kung may alam tayong negosyo nila talaga yung malaking negosyo na pinagkukunan na talagang kung meron silang ginagastos, may pumapasok na mas malaki. Pero wala naman tayong alam na negosyo nila talagang bumbong na bumbong. Ito pa po ang isang katanungan na gusto naming ibato. Pero ito po ay pinag-uusapan sa maraming humpukan. Paon daw po sa utang si Jinky Pacquiao sa isang jewelry shop. Hindi na po namin babanggitin kung sino itong sikat na sikat na jeweler. Pero ang balita ay daan-daang milyon daw po ang utang ni Miss Jinky Pacquiao dito sa tindahan na ito ng mga alahas. So yung mga suot yung mga alahas, mga hikaw, utang lahat pala? Meron siguro siyang binibili naman. Siyempre may pambili naman eh. Noon siguro. Pero siyempre naman, hindi ba meron yung mga gifts kung sabihin? Sigurado may ganun. At saka yung sinasabi na, at saka siyempre katulad kung ikaw may ari ng jewelry, di ba? Sige, Jinky, isuot mo muna ito, di ba? Saka na lang tayo magwintahan, di ba? May ganun naman talaga eh. Parang ipopromote mo. Kasi pag tinanong ka, kanina mo binili yan kay ganito at kay ganyan? Achu-chu-chu. Promosyon yun, libre pa, di ba? Libre. Ah,
Tapos, meron daw naghahabol kay dating Senador Manny Pacquiao na isang bilyonaryo na nagbigay ng earnest money sa binebenta nilang bahay sa Forbes Park. Governor, ano to, Ali? Sa Forbes Park. At nung magkatuloyan daw ang pagbebenta ni Manny at ni Jinky sa ibang tao, kinukuha na raw ng billionaire yung 500 million pesos na ipinauna niya pero hindi na naibalik. Yun ngayon ang pinagtatalunan. Maibabalik pa ba o hindi na? Inahabol ba o nabayaran na? Tubi ang palita nun eh. No? Tubi. Binebenta niya sa Forbes Park. Siguro may iba sa kadil. Mas malaki siguro. Mas malaki siguro yung bigayan dun sa isa kadil. Kaya binenta niya na doon. Di dapat din pabalikin yung pera. Pinapauna ba yan? Hindi naman, wala naman sila pa yung manaportated dun eh. Wala. Yun ang mga kwento ngayon. At eto nga eh, ako hindi ako naniniwala sa kwento na ito ha. Pero lumutang din po yung kwento na may ibang karelasyon si Jinky Pacquiao. At yun daw pong bagong bahay na tinitira nila ngayon, ipinagawa nung taong ito. Ang yum. Ako hindi ako naniniwala. Ako hindi. Kasi sa tingin ko pa lang kay Manny at saka kay Jinky, kita ko yung ano eh, yung language of love. Yes. Ano? Nakita ko yun eh. At hindi nila sasayangin itong tagumpay na ito para ngayon pa sila maglokohan. Ayo, tama. Di ba? Oo, pero kung, di ba may kung yan eh. Oh. Kung totoo nga, wala na silang pera, di ba? Alam naman natin, yung nauuwi sa hiwalayan, pag nasanay ka sa maraming pera, di ba? Hindi magkasawa lang. Mm-hmm. Yan ang mga kwento. Sabi nga eh, di ba? Eh, hindi totoo yung kanta. Yun daw, ano daw, pag-ibig ang bubuhay sa magkarelasyon. Oh. Siyempre, when hunger strikes, love flies out of the window. Di ba? Yun, pinag-aawayan yun talaga. At saka, isipin mo naman, ang ganda ng kwento na nung walang-walang-wala pa ang pambansang kamao, siya ay lumalaban pa lamang sa mga pipitsugin, mga putyo-putyong labanan. Nandyan na si Jinky Pacquiao. Yes. Siya ay yung talagang tumagal sa piling ni Manny. Correct. Siya yung nagtiis nang walang pera ang kanya asawa. Nung ang inuulam pa lang ni Manny noon ay papayang pinakuluan na may luya at saka malunggay, wala pang manok. Nandyan na si Jinky Pacquiao. Kaya masasabi natin, si Jinky talaga yung nagsakripisyo, nagtiis sa piling ni Manny Pacquiao. Sasayangin ba nila yun? Siyempre hindi, di ba? Sino kaya itong mga tao na pinagmumulan ng mga kwento tungkol sa paghihirap ngayon ng mag-asawa? Saan kaya nagmumula yung mga kwento ng hiwalayan ng bagong karelasyon di umano ni Jinky Pacquiao? Saan kaya nanggagaling yun? Sa mga kwento ito. Pero di ba kung inggit man yun, pag-inggit-pikit. Ay, siyempre. Tapos nakita ko mga binag-comment doon na ito si Jinky daw kasi hindi daw masyado na ano kay Manny kasi busy daw siya sa kanyang negosyo, yung Jinky doon sa skincare doon daw sa jeansan. Tapos ito naman daw sa Manny Pacquiao, hindi naman daw siya pwedeng sabihin na maubusan ng pera kasi meron daw siya mga naka-time deposit daw ng mga pwede. Pwede naman na nag-time deposit. Kapag sobra-sobra pera mo, future agad ang iyong iisipin para sa mga anak niya. Dami nilang anak. Natural, time deposit, meron yun. Kasi sabi daw, pagka time deposit daw, hindi naman daw ibig sabihin na ma-withdraw mo kaagad. Hindi nagagalaw yun, maliba na lamang kung kailangan na. Bebetsa yun eh, kung kailan mo kukunin. Hindi na ako maturity. May maturity date yun, hindi mo makukuha agad-agad. Kailangan hintayin mo yung date na pinagkasunduan nyo ng bangko. At ako'y naniniwala na meron sila talagang titi. May time deposit talaga. Sobra. Ang dami niyang naipong pera. At saka sa Amerika, hindi lang sila nasasalita. Ilang bahay yung naipong kanila doon. Diba? Ilang apartment. Ang dami-dami po nilang apartment sa LA. Sa totoo lang, may Las Vegas pa. May mga bahay, may mga mansion pa sila na nabili din sa Los Angeles, California. Tapos may kwentong ganito. Parang nakakapag-isip. Pero kapag paulit-ulit po kasi ang kwento at palaging pinag-uusapan, may tendency ka ng mag-isip at maniwala. Totoo ba ito? Kailan lang, nasa Switzerland ang mong pamilya, nasa Japan. Yes, ang buong Europa yata ay iniinig nila. Di ba? Yun ba nag-ihirap? Hindi yata yan, ano ito nang galing? Ay, hindi eh. Hindi naman. Parang may... May rift sila. Pangalanan natin. Ang ibinurong niya sa akin, hindi kaya galing ito
kay Jay Cosson. Okay? Meron sila talagang hindi pagkakaunawaan dahil doon sa kaso na inaasikaso at dinidinig ngayon sa Amerika. Pero ito naman ang sasabihin ko sa'yo. Si Jay Cosson, kapag nakakausap ko, never kong naringgan ang paninira kay dating senador, lalo na kay Jinky. Magkakampi si Jay at saka si Jinky. Magkaibigan sila at saka magkakampi. Dahil sa pag-aakala ni Jinky na si Jay ay susi niya kung mangangaliwa man si Batman. At totoo naman yun, na talaga magkaibigan sila. Hindi kay Jake ito manggagaling. Mas malalim dapat ang kwento kung kay Jake manggagaling. Sa dami ng alam niya. Totoo. Diba? Ayaw naman. Eh, ano siya, di ba? Dikit yun. Siya yung shadow, di ba? Kumbaga kung nasaan si Senator Manny, andun si Jake Cosson. Kaya alam na alam niya. Anino, di ba? Ayaw. Yun ang tawag sa kanya, di ba? Anino. May Pac-Man. Kaya hindi nga. Hindi ito. Tsaka pag nakakausap ko, wala siyang sinasabing anuman laban doon sa mag-asawa. Ang pinakikialaman lang ni Jake yung kaso na kailangan nilang harapin sa Amerika tungkol sa boxing yun. Alam mo dahil kung totoo man to, sana hindi totoo, nakakalungkot. Kasi nakita natin yung success story. Kaya lang, mag-iisip ka rin, lalo na yung bintang na naubos ang pera ni Manny dahil sa mga pagiging pabulosa nitong si Jake Pacquiao. Kasi nakita natin yun eh. Nakita ng buong mundo kung paano napaka-pabulosa naman talaga ni Jinky. Totoo. Diba? Talaga namang nakipag-apurahan siya ng kakayaan. Anong ikakanta mo kay Jinky at kay dating Senator Manny Pacquiao? Ay, disipin kakantaan ko sila ng kanta ni... Para sa iyo, ang laban na ito. Ay, mukha nga yan. Pwede. Kasi nagkakastong. Ano? Pera sa iyo. Pera sa iyo, ang laban na ito. Ano'y kakantahin mo? Ano'y kakantahin ko siya ng magandang kanta? Ano na nga yung maganda niyan? Paulit-ulit. Ito, pinakamaganda ito. Ang pinakamaganda. All of a sudden, it was you and me. Hindi ba yun? All of a sudden, it was yours and mine. Ganon. All of a sudden, water tastes like wine. Sabi niya, sabi mo mga kay nanay, alam pero ang dami pa ng alam ni nanay na music, no? Kahit ang mga luma-luma, kasi sabi na kapatid ko yun. Ako kasi, mahilig sa musika. Yung music ang walang hilig sa akin. Sabi ko na, hindi mo lang alam ang nahihilig talaga sa music. Kaya alam din. Alam niya, lalo na yung mga kantang araw. Yes! Gusto mo yun. So, si nanay naman nagtatanong kung tomboy ako. Dahil mahilig ako sa basketball. Sabi mo na nga. Pwede ko na-ingin.